So let us talk about the poor in the Philippines. Sino ba ang mahirap sa buong Pilipinas? So according sa statistic, merong na mahirap sa buong bansa. Ibig sabihin, epidemic na siya sa buong Pilipinas. Ang tapos very strange kasi ang statistic din sa mayaman, upper class talaga, is na ibig sabihin, ang wealth ng buong Philippines ay ini-enjoy lang po ng okay. What's my take about this? Let's talk about the poverty in the Philippines and how should we respond to it. Definition muna tayo. Ang poor based sa talk natin is yung mga tao na they are below the line. They are living a life of 1.90. So, ibig sabihin, nasa mga 100 pesos per day lang ang buhay niya. Hirap sa tirahan, hirap sa ano, tapos yun lang yung nabubuhay sila sa 100 pesos per day. So, that's considered poor. For example, kung ang minimum is 537, general average namin per day is 3 to 5K per day. Okay? So, monthly expenses namin, nasa 80,000. And I'm telling you this, I want to share to you the perspective of the poor and also the perspective of the rich. Okay? Pero hindi ako rich ha, kasi ang rich po nasa 190,000 ang income monthly. Okay? Monthly po yun. So kami, hindi kami umaabot pa ng 190. Pinakamataas pa namin na income nasa 150. I want to share to you about the poverty and how should we deal with it. Nagiging mahirap tayo ngayon dahil sa lack of opportunity. Ibig sabihin, walang oportunidad, kagaya ngayon, pandemic, walang work, hindi ka makahanap ng work. So ikaw, na nag-i-enjoy dati ng malaking pera, ngayon biglang wala ka ng tinatanggap. Okay? Good thing sa amin, mag-asawa, kasi bago nangyari ang pandemic, nagkaroon na kami ng business. Okay? Last year lang ang business namin, 1 year lang, and nag-usapan natin ngayon kung paano ba maging mahirap sa una, lack of opportunity. Okay? Pangalawa, of education. Yan. So, wala kang pinag-aralan, kaya hirap ka kumita. Or dahil wala kang pinag-aralan, mababa yung tingin mo sa sarili mo, kaya hindi ka makadiskarte. Hindi lahat ha, kasi maraming walang pinag-aralan, pero madiskarte. Okay, meron akong sales associate, meron kami sales associate sa Baguio, kakabigay lang namin ng salary kanina. So, kumita siya ng ilang araw lang, weekly yung payout namin sa kanya. Kumita siya ng ano ngayon, nasa 6,000 yung binigay namin. Pero grade 3 lang yun siya. Pero maparaan siya, madiskarte siya. Okay, so ibig sabihin, hindi rin siya ganun kabalid na dahilan. Okay, nasa tao pa rin. So kung minsan mababa talaga tingin sa sarili mo, walang education ang magpapataas ng educational attainment ko is nasa master's level. So MA, Theological Studies. So I strive to give my best. Magpa-pastor man ako, gusto ko maging the best na pastor. Kasi sayang naman yung buhay ko kung hindi mamamaximize ni Lord, di ba? So kung educational attainment wise, I have that desire to have that educational. Pero lahat ng inaral ko not related po sa business. But once you pursue excellence, kahit saan ka pala ilagay, you will excel. Whether in business, whether at work, or whether at church. Okay, so kahit saan ka ilagay, you will grow. Kasi you have that dedication, desire, determination to be an excellent person. Okay, so ngayon, paano ba maging mahirap? Lack of opportunity, lack of educational attainment, tapos ano pa, kasi ang alam natin, ang susi sa kalabas ng kahirapan is pag-aaral eh. Pero ngayon, maraming hindi nakakapagtapos ng college, pero mga successful, di ba? I'm not saying na hindi na kayo mag-aaral ng college, but what I'm saying is, education is also business. Business po yung education. Okay, so and pag nagpumasok ka sa school, you are being prepared to be an employee. Okay? So you are prepared, you are trained to be an employee. Wala namang problema sa pagiging employee. Pero you have been taught na mag-serve. Okay? So parang you will not earn your own money. Okay? So you will work for this person and he gives you money. Okay, so, pero pag nasa business ka, you earn your own money.
Next is pagiging tamad. Yan. So usually yan yung pinaka bine-blame natin bakit naging mahirap ang isang tao, ang pagiging tamad. Yan. So hindi ka masipag, hindi ka naghanap ng trabaho, hindi ka madiskarte, kaya mahirap ka. Okay? Ang last na dahilan, and strangely, ito yung majority na dahilan pagdating sa Bible. Okay? So marami ang poor na topic, poverty na topic sa Bible, and konti lang doon ang sinisisi ang laziness ng tao. And most of the reason why people became poor is because of oppression. Yun. It's a systemic oppression. Okay? It's in the economic system itself. Okay? So yun yung sa Bible na perspective na nagiging poor ang isang tao dahil merong mga tao sa taas na inu-oppress yung nasa baba. Okay. Case in point sa atin, dati meron tayong tinatawag na endo, contractual, 'di ba? So sipag mo magtrabaho pero hindi ka nila i-re-regular. Every 6 months ka lang nila kukunin. Renew lang. Bakit? Kasi pagka naging regular ka, it entails benefits. It entails hindi ka na matatanggal. It entails sobrang daming benefits. Okay? So, yun yung sa side ng employee. Okay? So, yun yung makikita nila na grabe yung oppression talaga. Okay? So, tayo sa systemic ng oppression. Pero pag tinignan mo naman sa perspective ng negosyante, kung maliit naman yung business niya, hindi naman niya talaga magkaya magbigay ng mga benefits. Hindi kaya. Pero ang tinutukoy din natin dito is yung mga corporation, yung malalaki. So, like, yung sikat na supermarket, kilala yan sa ganyan. Okay, pero ngayon hindi ko alam kung nawala na ba yung end of contract or yung contractualization. Comment nyo na lang kung contractual pa ba kayo o regular na. Okay, so yun yung ano natin, regular na. So sige, tuloy tayo. Ngayon, another thing na cause ng poverty is yung selfishness. Pagiging selfish ng tao. Not willing to share what he has. Okay, so, hindi natin sinishare. Kung meron tayo, hindi natin sinishare sa iba. Kaya sila naging mahirap. Okay, so, yun yung ano, pagiging selfish. Okay, let me elaborate it. Sabi ng mga quotation, may mga quotation ako ng mga church fathers, like si Ambrose. Saint Ambrose. Yan, Saint Ambrose. Sabi niya to the nobles of Milan, ang inaddress niya, mayayaman ha. When you give to the poor, you are not giving to the poor. You are only returning what belongs to them. Ibig sabihin daw, pag nagbigay ka sa mahirap, hindi ka nagbibigay sa mahirap. Kanila yun, share nila yun, at pag di mo binigay sa kanila yun, pinagdadamot mo sa kanila. Very, very hard, no? Very hard siya. Ang problem dito is, ito sinabi niya sa nobles of Milan, sa mayayaman ng mga Christians, okay? So, hindi niya to sinabi sa mahirap. Kasi pag sinabi mo to sa mahirap, ang mga mahirap maging entitled. Alam niyo yung sense of entitlement, deserving ko to, dapat niyo akong bigyan. O, diba? Tinulungan mo na sila pang galit. Okay? So, yun yung danger din sa sense of entitlement ng mga mahirap. Malakas sila dyan. They think they are entitled to receive such and such. Okay? So, hindi siya maganda. So, ito, in-address niya. So, ako, hindi ko alam sino makakarinig nito, pero this message is for the rich. Okay? This is an encouragement to them to give. And mapagbigay na po itong mga nobles of Milan. Grabe na yung generosity nila. Pero, tinuruan pa sila ng bishop na si Ambrose, tinuruan pa sila ni bishop na binigyan sila ng bagong framework mindset na pag nagbigay ka pala, hindi ka pala nagbibigay. Binabalik mo lang sa kanila ang rightly belongs to them. Kanila talaga yun. Okay, so sabi ng Cappadocian Father, wait, post natin. Okay, let me show to you this website. Nagpapasa din ako dito, academia.edu. Okay, so tignan natin yung profile ko ha.
review natin yung profile ko. Check natin yung papers ko. Ito yung mga in-upload ko dito. So, does God changes his mind? At saka, what can the poor teach us? Tignan natin dito yung quotation na sinasabi ko. So, may 55 readers ako. May 292. Tignan natin, na-download ko. So, isa to sa paper ko nung seminary. Seminary yan ako. Nasa sa master level ako, MA, Theological Studies. Ngayon, pakita ko sa inyo yung paper. What can the poor teach us? Ah, yan. Okay. So, ito 2017 to ha. Ang sabi dito, sabi dito ganito. Sige, tignan natin yung sabi ni quotation niya, no? Ni Ambrose, Bishop Ambrose. Okay? Sabi niya, not from your own do you bestow upon the poor man, but you make return from what is his. O, diba? Sobrang nobles of Milan. So, sinabi niya yun sa nobles of Milan. Ngayon, sabi ni John Chrysostom, sabi niya, this also is theft, not to share one's possessions, perhaps this statement seems surprising to you, but do not be surprised. Just as an official in the imperial treasury, if he neglects to distribute where he is ordered, but spend instead for his own indolence, pays the penalty and is put to death. So also the rich man is kind of a steward of the money which is owned for distribution to the poor. He is directed to distribute it to his fellow servants who are in want. So if he spends more on himself than his needs require, he will pay the harshest penalty hereafter, for his own goods are not his own, but belong to his own fellow servant. I beg you, remember this without fail, that not to share our own wealth with the poor is theft from the poor and deprivation of their means of life. We do not possess our own wealth, but theirs. Oh, we do not possess our own wealth, but theirs. Okay, so if you notice, sabi ni John Chrysostom, ang mga mayayaman is just a steward. Okay, so it's like a treasury of the imperial. So parang siya yung taga-pasaho, taga-distribute. Hawak lang siya, treasurer lang siya, pero siya yung taga-disperse sa pera sa mga co-servants niya. And pag yung pera na yun, in-spend niya lahat para sa sarili niya, more than his needs, at nakaligtaan niya na yung iba, napasahurin o ibigay sa kanila yung share nila, malalagot siya sa hari na yun. Okay? So, yun yung argument ni John Chrysostom. Another, sa similar kay Great Cappadocian Father, Basil the Great. Okay, kwentuhan ko kayo kay Basil the Great later. Basahin muna natin yung ano niya, quotation niya. Rebuke rich Christians in language that is more often heard on factory picket lines than in cathedrals. That bread which you keep belongs to the hungry. That coat which you preserve in your wardrobe to the naked. That gold which you have hidden in the ground to the needy. Wherefore, as often as you were able to help others and refuse, so often did you do them wrong. Aray. Sabi, that bread which you keep belongs to the hungry. Kung nagtago ka raw ng tinapay, enough na sa'yo, pero nagtago ka pa ng iba, that bread belongs to the hungry. That's not yours. That coat which you preserve in your wardrobe, ilan ba yung damit mo sa damitan mo? Soprang siksik na ata, halos wala nang paglagyan. Ang iba, nakakalat na lang sa higaan. Ang iba na yan is para yan sa mga to the naked, yung mga walang nasusot. That gold which you have hidden in the ground to the needy. Wherefore, as often as you were able to help others and refuse, kaya mong tulungan pero di mo tinulungan, so often did you do them wrong. Okay, ito yung tinatawag na sin of omission at sin of commission. Ang sin of commission, yung mga di mo dapat ginawa pero ginawa mo, kasalanan yun. Ang sin of omission, ito yung mga dapat mong gawin pero di mo ginawa. Ang nangyayari dito, pagka yun yung kasalanan, karamihan sa kasalanan natin is sin of omission, mga dapat natin gawin pero di natin ginawa. Okay? So, yun yung truth, no?
Okay, so ito si Cappadocian Father. Alam mo ba na ito si Basil the Great, Basil of Caesarea, meron tong historical name. Ang tawag sa kanya is, sa historians, is Basil the Great. Okay, so merong Alexander the Great, siya naman si Basil the Great. Bakit, paano niya nakuha yung title niya? Yun yung tanong ng mga tao. Paano siya naging the Great? Who gave him his title? Okay, nung nalaman nila kung sino nagbigay ng title, ito yung kwento. Sa panahon na yun, every time na lumalabas siya, na may mga maraming beggar sa daan, binibigyan niya ng kung ano-ano ang na meron siya, pagkain, tinapay, kung ano yung mayabot niya, basta nagbibigay siya, or barya, o pera. Okay, normal yun. Pagpauwi na siya, alam mo anong ginagawa ng mga beggars? Sumisigaw. Sabi nila, Basil the Great! Basil the Great! Basil the Great! Oh, diba? So, saan niya nakuha yung title niya? The Poor. He is the champion of the poor. Basil the Great, he's a theologian, but at the same time, he loves the poor. Okay, so if you notice here, na he got his title. Ang sarap dun, no? Tayo din as normal people, na we help people. At baka tawagin ka na Peter the Great, or ano ba pangalan mo? Joshua the Great. Diba? Kasi tinutulungan mo yung mga tao. And so they cheer your name. No, because of your... Merong day ng celebration sa kanila. Yung Basil's Day is January 1. Ito yung mga panahon na nagbibigayan. Okay? Ito yung St. Basil's Day na binigay sa kanya. Okay, so he helps the poor. So ang point is, ang daming cause of poverty. Pero yung mga well-off, yung mga may meron, yung mga meron, importante din na marunong kayo tumulong. So ako, personally, meron akong tinatawag na ano. So ito din, meron akong topic na the importance of pronunciation. Pero I want to show you a video. Hindi ko naman ipi-play, pero papakita ko sa inyo na meron kami ako tinayo na foundation. So kasama ko si meron akong tinayo na foundation. Nasaan na yung video? So yan, ito yung channel ko. So kung hindi ko pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na rin. Na yung layout na. Ito yung mga bata sa foundation. And ito yung namimigay kami. Tayo yung magtulungan sa foundation. Yan. So, yan. Namimigay kami ng school supplies. Okay? So, ito. Papunta to siya sa school supplies. Papunta sa Baler. Okay? May partner kami doon na binibigyan namin ng school supplies. Kami-kami lang nag-ano niyan, ha? Hindi yan foundation na dami naming partners. Hindi, kami lang may gawa niyan. Kami nag-build niyan, kami nagbuo niyan, kami nag-volunteer kami lahat diyan. Tapos sarili naming pera yan para makatulong talaga kasi gusto namin tumulong. Yan. So, naghahanda po kami papuntang Baler. Papuntang Baler po itong pinapack namin na school supplies. Yan. Girlfriend ko pa lang si Lodi diyan, ha. Tumutulong na kami. Ito po yun na foundation. Tayo'y magtulungan foundation. So yung foundation na pong yan ay nabuo po yan para tumulong sa mga less privileged na mga students. Yan. So naumpisahan yan by God's grace last year. And start natin ngayon. Pangalawa na itong pagbigay ng school supplies and God willing, makapag-support tayo ng mga students. Yan, so. Tapos na po ang contact namin. Grade 2, grade 3, grade 1, grade 3, and 40. Yan, so yan si... Ate, yan na yung mga binigyan namin. Yan yung mga dabigay namin na mga baso. Yan, tanggap nila. See? Okay. So pinakita ko lang yon to show na we too, I'm so fascinated sa the teaching about the poor, the Bible, and in our time today. Na I was so convicted na I have that desire to help students. Okay. The desire to help those kids na makapag-aral
at magkaroon ng school supplies sila. Okay, so yun yung nangyari doon. Kaya namigay kami ng school supplies. Hindi ko alam kung may video ako dito. Alam ko may video ako dito eh. Yung sa foundation. Okay. Hindi ko mahanap. Nag-start din kami dito. So, yun lang naman yan. Usually, ang content ko is preaching, mga helping the poor. And ang pinaka-influencer ko talaga sa about helping the poor or in the poverty is etong professor ko na Indian. Okay, so, ang topic nga nito, I found hospitality. Yan, professor. Malibro, no? Dami. Then ako nakatira for 3 months. Tirahan ko for August, September, October, hanggang November. Yan, so, naiyak-iyak pa ako dyan. Kita mo naman yung bahay na yan, no? Puro libro. Sobrang talino ng professor. Thank you po kay Prof. Sunil Stephens. Thank you, sir. You're a blessing. Sa pag-stay ko dito, nakita ko yung he really walk his talk. Yan, yung preachings niya. Yung teaching niya sa school, wow, nakita ko dito first thing, ilang buwan sa kanya. So, kinukup niya ako sa panahon na wala akong matirhan. So, you all need to stay for free. Yan, walang babayaran pa. So, I really found his hospitality as an Indian is really hospitable. Imagine mo, nasa Pilipinas ako ah. Pero ang hospitality nang galing sa India na nasa Pilipinas. Very hospitable. And siya yung pinaka nag-impress talaga sa akin about yung mga teaching, renunciation and helping the poor. Kaya most of my papers sa masteral level is about helping the poor. I'm very thankful sa buhay niya. Yan. So ngayon, maglilipat na ako. Yan, last day ko na dito. Kita niyo naman yung mga bag ko dyan sa baba. Yan, yung tatlong yan. Okay, so my point is helping the poor. Yan, so importante talaga yung helping the poor. And ako mismo, mahirap talaga ako. And so, na-realize ko na okay naman magbigay ng pagkain, pero gusto ko tumulong through their education. Kasi alam ko, pagka tumulong ako sa education, mas mapapaigi pa yung pag-ano nila, mapapaigi pa yung buhay nila. Kasi long term, in the end, magiging successful yung mga bata, matulungan nila yung family nila. Okay, so yun yung mindset ko during that time. And so, kaya, ito yung tingin ko na way na makatulong ako sa Philippines. It's by giving. Yan. So, meron kami foundation. Hindi ko alam kung i-upload ko dito. Yung namimigay kami ng baon, hindi ko alam kung na-upload dito. EPF 5th anniversary. Ito, okay. So, ito yung namimigay kami ng ba. Magandang gabi po sa atin. Dito po ako ngayon sa Quezon City Sports Club. Kung saan mag-uumpisa po yung pabaon program. Yan. So, we meet the parents and signing dito po sa Prayer Bible Fellowship. Okay, welcome po kayo lahat. So, meron din silang mga skills. Yan, tinuturuan sila sa music. Hindi lahat dyan, pero meron mga bata dyan.
Dito si Richard. So, yan. Yan, kumakanta pa sila ng Hebrew, oh. So, yan. Si Ma'am Rose. Sa yung, ano, head ng church na to. So, we partner with her. And nandito din, ito din yung church ni Pastor Sunil. Dito din sa, yan na yon, namimigay kami ng, ano, baon. So, eto na yung mga bata. Ayan. So, nakita nyo, may mga pumipirma, may mga piggy banks. Ito mga piggy banks na ito, tinuturuan naman ng bata mag-save na every tanggap nila ng allowance nila, babawasan nila at ilalagay nila sa piggy banks. And at the end of the school year, doon na nila kukunin to. Okay, so makaka-save sila at makakatulong. Yan na sila. Ito na yung mga natulungan namin. Ito yung mga parents. Ang sa likod, mga donors. Nandyan si Sir Kit, si Lodi, si Ma'am Fe, si Sir Sunil. Yan. So, yun yung mga... Wow! So, yun yung passion ko. Yun yung desire ko na tumulong sa mga in need. At the same time, training them morally, training them with the Bible studies para maging maayos yung ugali nila. At the same time, we build skills sa kanila na we ask for professional teachers to teach them in choir, music, instrument para malayo sila sa barkada at malayo sila sa mga pasama sila. Okay, so ito, actually ito sila, pabiyahin na to ng Denmark. Okay, so kaso nagka-COVID, so hindi sila nakatuloy. Kasi international to na mga coach, itong mga teacher nila. So, kilala yan sila. Okay, so ganun yung nangyari sa ministry namin. Ayun, na-stop yung foundation kasi wala kaming finances ngayon na church. So, pagbalik namin sa church, tutulong ulit kami at i-start namin yung ulit yung foundation. At yung mga partners namin na mga donor, hindi po sila mga big time, ha? Hindi sila mayayaman. Mga call center agent, mga local na tao, na they just want to support these kids na magbibigay sila ng 600 for the whole month na po yun. And pagbigay nila sa whole month na yun, 150 per week, yan, so 150 per week na baon. Tapos, ang mangyayari is, yung bata magsisend ng thank you letter once a month. So, thank you siya sa donor niya, may letter, tapos magkipento siya, anong nangyari sa bungkot niya, tapos ganun. So, nakakatuwa siya and na-appreciate talaga ng mga donors yung ano. And very transparent kami pagdating sa pera kasi may mga irma na natanggap nila yung pera nila na walang pabawas, sakto talaga yung natatanggap nila. Okay? So, yun yung passion ko na tumulong sa mahihirap. And I can see na marami din namang ginagawa si Lord. Okay? So, yun yung ano ko na in my simple way, I can also help the poor. Okay? So, ngayon, yung balikan natin yung pagiging oppressive or yung oppression of the poor. Yan. So, usual na mga quotation dyan na mga oppression. Like, for example, every time you eat chocolate, you remember the kids in Africa who are working for that chocolate. Binibigyan lang sila ng $1 for the whole day. Okay, 50 pesos. Tapos, yung chocolate nakarating sa'yo na binibenta ng mahal, di ba? Okay, so, remember din yung coffee. Yan, yung coffee na nagtatrabaho sila for the whole day. $50. $1 ang binibigay sa kanila para sa buong araw na yon. And pagdating doon, binibenta ng $7. Okay? Or $5. Yun yung sa perspective ng ano, ha? Perspective ng poor, ha? Na kailangan you remember the poor every time you drink that Starbucks coffee ba yan? Yung mga expensive coffees. Or yung chocolate ba yan? You remember the poor. Pero gusto ko i-share sa inyo ang perspective din ng mga businessman. Okay? Kasi it's also a breakthrough nung nakabenta ang negosyante ng isang coffee. Never in that century, never in their life na they think na merong bibili ng kape na halagang $7. Kasi $1 lang talaga ang kape. And how can you sell $7? Ibig sabihin, magaling din yung negosyante na yun na nakapag-isip. Magaling din yung CEO na yun na nakapag-isip. Paano gawin na maibenta mo ng mahal yung product mo. Okay? So, in a way, a businessman's perspective, yun yung marketing strategy niya. At
yun yung diskarte niya para makabenta. Okay, so hindi niya na nakita yung mga nasa likod na behind the scene, pero siya, he tried to earn profit since halos tinatapon na lang naman ng mga Westerners yung pera nila kasi marami naman silang pera. So they don't mind. Even Filipinos, ha, they love Starbucks coffee. Okay, so I also used to visit that place. Okay, so that. And in fact, yung graduation ko sa theology students ko sa Tagaytay, nung na-assign ako doon, mga young people ko, doon kami nag-graduation at doon kami nag-exam pa reward. Okay, so no problem with me about that. Pero yun lang, you always remember them. Always remember the poor, helping them. Okay, so yun yung parang dating ng oppression. Okay, so ngayon, hopefully tayo in a simple way na makatulong tayo sa mahirap. Okay, so paano ba makatulong sa mahirap? If you notice, nandito ako sa Facebook, ang daming mga videos dito kung paano tumulong sa mahirap. Yan, dinipe ko lang yung helping the poor. And so, marami mga vlogs, marami mga tumutulong, mga good Samaritan, they help the poor. So, that's really great na maraming gustong tumulong sa poor. And I appreciate it. Merong mga simple lang na mga driver, yung mga nagtitrending ngayon, na tumutulong sa mahirap. And nakakatulong din naman talaga sila. So, maraming organization din na tumutulong sa mahirap. Ang tanong sa atin, as a simple way, paano tayo makakatulong sa mahirap? Okay, merong maraming bagay na pwede nating gawin para makatulong sa mahirap. Okay, una, yung mga sabi ng church fathers natin. Okay, yung sabi nila Basil the Great, nila Bishop of Ambrose, Bishop Ambrose of Milan, San Chrysostom. So, pwede natin i-apply yon. Pwede natin i-apply yung pagiging simple lifestyle. Yun, yung simple lang yung buhay natin. So, we live a life of simplicity para makatulong tayo ng marami. Okay, so, if kami ng wife ko, we give our best na mamuhay ng simple lang, kahit kumikita kami, at maaari, the rest mapupunta sa pagtulong namin. Kailangan namin partner sa ministry o kahit pa kanino pwede tumulong. Diba, anong gusto mo? Ikaw yung tulungan o ikaw yung tumutulong? Diba, syempre, mas gusto mo ikaw yung tumutulong kaysa sa ikaw yung tutulungan. Okay, so, there are two kinds of poverty. Ito yung tinatawag na voluntary poverty at involuntary poverty. Itong involuntary poverty, ito yung wala kang choice. Mahirap ka talaga. At hirap talaga. Okay? Itong voluntary poverty, you are living a life of a good life, but you choose to volunteer a life of simplicity of poverty para yung wealth mo maitulong mo sa iba. Okay? So, in the ancient times, ang mga sikat po is from riches to rag. Okay? So, from sobrang yaman, tinalikuran nila yung kayamanan nila at naging mahirap. For example, Buddha, Gautama Buddha sa India. Okay? So, siya is a prinsipe. Pero, iniwan niya yung kaharian. Okay? Si Mahavira, hari, iniwan niya yung kaharian. Tapos, naging beggar. Kaya, ang daming nakikinig sa kanila. Okay? Tapos, sino pang simple? Si, pa, sa India yon, sa Christianity, si Saint Francis of Assisi, that even evangelicals love. The saint that even evangelical love. Okay? Ito yung mga mahal natin. So, si Saint Francis, is a anak ng negosyante, businessman, he used to help the poor pero using the money of his parents. And one day, nagalit yung tatay niya, ikaw tumutulong ka sa mahirap pero ginagamit mo yung pera ko. So, dinala siya sa magistrates at doon sa kinapat, parang galit na galit yung tatay niya. So, ginawa ni Saint Francis, sabi niya, from this day onward, I will not use anything that belongs to you. And even the clothes that I'm wearing, gonna remove it. So, kaya ang tawag sa kanya, the naked saint. Malis siya na magistrates nang nakahubad. And from that day on, he started his journey, living a life of simplicity. And he went to Rome para ipasa yung Franciscan order, which is focused in helping the poor. Okay? So, si Saint Francis, kaya love na lang siya. In his lifetime, meron siyang 10,000 disciples. Okay? Na-duplicate niya ang passion niya. Sa panahon na sobrang rayaman ng Roman Church, Roman Catholic Church,
merong isang tao na gusto talikuran ng kayamanan kaya ng simple. Okay? In fact, ang Pope sa panahon na yon, 11th century, ang Pope sa panahon na yon na naginip, na nagkukulap ng Roman Catholicism. Pero, suot niya yung ano niya, naka, suot niya yung papal, ano niya, yung pero niya. Patutulog siya sa ano niya, kaharian niya. Tapos natumba yung church papunta sa kanya. Pero may tao na nakatayo at hinarangan, naka-prevent. Makita ko yung dream niya. Para maganda makita niya. Church collapse. Okay. Apop. Yan, oh, diba? Ito yung panaginip niya, si Papa Panto. Papa Panto, ang tawag na niya. So, nakita niyo yung painting. Oh, si St. Francis yung tinalabas, no? Oh, Pope Francis. Ito yung peak painting. So, if you notice, tulog yung Pope, tumba yung church. Francis, ang pumigil. So, ang tanong nga sa panahon na yon, sino ba talaga ang Vicar of Christ? Is it the Pope? Diba dapat ang Vicar, the representative of Christ is the Pope? But why is it that he is the savior? Oh, ito, tignan mo. He is the savior of the church, St. Francis. Sabi nila, we are both the vicar of the church. Bakit? The Pope symbolizes the greatness of Christ, the power of Christ, and St. Francis symbolizes the humility of Christ. Wow, what a understanding, diba? So, yun yung ano natin. So, nakita natin na even St. Francis, grabe yung tulong niya. Na si live a simple life. Okay, kaya yung next na naging Pope, ang kinuha niya na pangalan is galing kay Pope Francis, which is focus on helping the poor. Okay, so ngayon, yun yung nangyari. Sino pa ba ang mga na-live na simple life na we admire? Even si John Calvin sa Protestant, si live a simple life. Na pinuntahan siya ng bishop ng lugar niya sa Austria, sa Europe. Pinuntahan siya kasi sabi nila, nagtayo ito ng bagong religion kasi gusto yumaman. Diba? So sabi naman ni John Calvin, hindi yun yung ano niya. So pinuntahan niya yung bahay, nagulat siya kasi nakita niya naka-dress code kasi doon, pagka mayaman ka ito yung suot mo, pag professor ka ito suot mo, pagka gardener ka ito suot mo, kulay brown na rags. Pag bukas niya, kita niya may nag-open, sabi niya, I want to speak to John Calvin yun. So sabi niya, it is I you're speaking. So, ako yung kausap mo. Ako si John Calvin. Nagulat siya kasi he live a simple life. You see, if a pastor live a simple life, I tell you, mas marami makikinig sa mensahe natin. Diba? So, I'm not saying na you don't buy planes. Okay? Pag pastor ka, hindi ka bibili ng plane. Kasi, depende yan sa ministry mo. What if you are an international speaker? And, sobrang sikat ka na pastor, na hindi ka pwede sumakay sa sa public plane. Bakit? Palaging delayed yung flight eh. Every hour meron kang preaching sa Africa, next preaching mo sa Middle East, next preaching mo sa Europe, sa Russia, next preaching mo sa Korea. Isang Sunday lang yun nangyari. Every hour. Eh kung naka public plane ka, walang mangyayari, madidelay ka. Mas importante yung ministry mo kaysa sa sabihin ng mga tao. Diba? Sasabihin nila, ano ba naman klaseng pastor yan? May sariling eroplano. You don't get it. Okay? Very important yung pag-preach. Minsan kasi, tingin natin, dapat ang pastor sobrang hirap din. Hindi ko naman sinasabi na dapat ang pastor mahirap, no? I'm saying na ang pastor, eh, pwede din naman i-bless ni Lord. Okay? So, sabihin na natin, meron kasing isang pastor sa Amerika na grabe siya kikriticize. Pero actually, meron siyang oil sa lupa niya. Kaya mayaman talaga siya. Palaging yun, evangelist yan. Yung mayaman niya dahil sa... Meron siyang sariling oil. Okay? So, kaya meron siyang ano. And so, kung gusto niya rin mabuhay ng normal, no? Simple life siya sa Amerika. Dami masamang tao doon. Meron siyang bodyguard. Kasi pwede ka hold the pin. Pwede ka kidnapin kasi ang dami mong bilyon eh. So, paano ka mamumuhay ng simple life sa context na yun? Diba? Sobrang hirap. So, ang magagawa mo na lang is kapat maaari, you give to the poor. Pero sa context natin, sa Philippines, ang isa na favorite natin,
last 2016 election, nagustuhan natin si President Duterte. Kasi he lived a simple life. Maliit lang yung bahay, nakakulambo pa sa bahay, di ba, sa biggaan. So, we admire those kind of people. Even in Asia, we like the people who live a renowned life. Ibig sabihin, across life. Hindi lang across death, kagaya kay Jesus, across life. Yung bearing your cross. And we appreciate people who live a simple life. Kaya nanalo, isa siguro dahilan si Duterte nanalo dahil sa he live a simple life na we admire. Okay, isa yun nakakuha sa ano kasi we like people who live a simple life. Okay, so yung maintindihan din natin yung pastor na bumili ng plane kasi iba-iba yung flight niya at marami siyang tinuturuan. Minsan marami lang talaga gusto manira sa kanya at hindi nila naiintindihan yung faith. Okay, at saka sa Bible din naman, ang promise din naman, I will bless you Abraham, I will bless your son, I will bless you. Ito yung karamihan ng pinakamayaman, mga Hudyo. Okay? The Rutherford, yung lahi na yan, na from generation to generation, mayaman. Yumaman sila sa pagpapautang, actually, yung Rutherford. Marami yan sila, generation to generation. Ito at ang business casual, nanonood din ako nito. Morgan, Starbucks, German, British, Royal, Carnegie. So, ito yung mga pinapanood ko. Nag-aaral din ako nito. So, how they earn. Microsoft, price of... Ah, Rothschild pala. Rothschild. Ito, the richest family. Jew po ito siya. The world's richest family. Okay, mga Jew yan. And blessing yan kay Lord sa kanila. Ito sila, yung maman. Dahil sa pagpapautang. Okay, so pautang. Tapos, may interest. Ganun. Kasi, ang panahon na to, sa Roman Catholic, naging batas na bawal magpautang kasi sabi nga sa Bible lang. Pero sila mga Jew, they still do that one. Okay, so yumaman sila and then yumaman, papasa na papasa. The world trip. Okay, so yun yung point ko. Na ibibless naman talaga ikaw ni Lord pagka nag-serve ka niya para maging blessing ka pa sa iba. Hindi ka niya ibibless para sarilihin mo yung pera. Okay, so hindi yun yung tinutukoy ko. God wants to bless you so that you can be a blessing. Okay? So imaginein mo, nagtayo ako ng foundation, wala pa akong business. Tayo ako ng foundation, I'm just a simple student. Alam mo magkano allowance ko? 4,000. Meron akong generous na businesswoman sa church na sobrang na-appreciate niya yung mga messages ko, preaching ko, na nagbibigay siya sa akin ng love gift. Alam ko ayaw niya sabihin yung sabi pangalan niya. Sasabihin. Pero binibigyan niya ako ng 1,500 weekly. Grabe, sobrang appreciate ko yun. Na medyo naiiyak-iyak pa ako kasi yun yung nakatulong sa akin makatapos na makapag-aral sa seminary. Kasi minsan nag-grab ako papunta ng school. Ayun, tangan mo. Traffic. It was traffic. So, ginagamit siya ni Lord. Okay? So, yun yung nangyayari. So, sobrang na-appreciate ko yun si ate. Bawal. So, yun yung nangyayari. So, ako, nung kumikita na, I also tried to do the same. Na I want to help also the pastors. You see, ang dami nagbibigay sa church. Pero ang pastors are neglected. So, I choose na yung tithes ko, ibibigay ko direct sa pastor. So, pinapaalam ko naman sa church, pero binibigay ko sa mga pastor. Like, pagka meron akong alam na pastor nangangailangan, sa kanila ko binibigay ito. Yan. Kasi ako, as a pastor, naranasan ko and ang hirap maging pastor. So, gusto ko tulungan ng mga pastor. Okay. Eh, kung wala naman program, baka pastor na yung tulungan ko. Okay, na they are spreading love and not hate. They are spreading excellence and competence sa mga bata at good moral. Okay, so yun yung nangyayari. So, yun yung desire ko lang na tumulong. So, God bless me with business so that I can materialize my plans in helping. And so, yun yung kaya mas marami pa ako natutulungan dahil sa finance blessing nila. Okay, so yun yung topic natin. So
How can you help? You live a simple life. So ang sikat dati is from riches to rags. Yan yung mga kilala. You from riches, mayaman ka, riches, rags. Pero ngayon ang mga kilala, from rags. Nagbago na yung prinsipyo natin sa buhay, no? Sobrang tagal na ng panahon. Na ngayon ang binavalue na natin yung galing sa kahirapan na yung maman. Pero dati ang binavalue nila is yung mayaman na they choose to live a simple life na naging mahirap para mas maging generous at makapag-seek ng higher truth. Okay? So yun. So we need to live a life of simplicity, of discipline. Yan. So yun. Okay? So, yan. Simple lifestyle so that we can help others. Okay? So sabi nga, passport, education is not a passport to more privileges. Education is not a passport to more privileges. Education is a passport to help more people. Okay, so, dati, bago ako nag-seminary, nag-masteral level, sabi ko, gusto ko umakyat sa masteral. Siyempre, gusto ko ma-take care yung family ko. Meron sila, mayroon ako mapakain, meron okay na hanap buhay, ng magandang salary, para masisihin namin sila. Pero nung nag-aral na ako sa masteral level, dun ko naintindihan talaga ang education, ang purpose ng education. Ang purpose ng education is hindi para magkaroon ng maraming privilege, hindi maraming opportunity para tumulong. Okay, so according sa research sa China, ang pag-aral ng isang taon, merong 25 farmers indirectly na pinakain ka. Okay, para makatapos ka ng isang taon ng pag-aaral, merong 25 farmers indirectly pinakain ka. Ngayon, 4 years ka nag-aral. 25, 50, 75, 100. So ngayon, para makatapos ka ng 4-year course, merong 100 farmers na nagpakain sa'yo indirectly. Siyempre, binibili mo na yung bigas. So ang point ko lang is, after your graduation, you go back to these people na you also help these poor. You also help these people who help you achieve your dream. Okay, so it's not na, yes, graduate na ako, yayaman na ako. Okay, people. Once we have, once we have reached our educational attainment, it's a passport to help more people. It's not a passport to have more privileges. Okay, so hopefully malinaw yun sa atin. And so yun yung way natin na matulungan na ma-ease yung kahirapan. And later on, I can talk more about business. Kung paano ba matulungan natin ang economy na we become entrepreneur or mga self-employed. Yan, you employ yourself. Ikaw yung boss sa sarili mo and you earn money while at home. Actually, 24/7, kasama ko yung wife ko. Hindi kami nag-balay, kasama kami sa ano. And dahil doon, kasi dahil sa nagbi-business kami. And ang business namin nasa cellphone lang. And so, sa tubigan, meron kami nakabantay, nag-assist doon. So, we have our time together. And meron akong time mag-vlog. Diba? So, I have time to think more about new business. So, yan. Okay, so hopefully, nakatulong to. And hopefully, we can help ease the poverty in the Philippines. Okay, so I am not pro capitalist. I am not a pro communist. I'm just hoping for a balanced economic system. Hindi ko alam kung kailan lalabas yung balanced economic system. Kasi ang economic system natin ngayon na capitalism, it favors talaga the rich. Okay, once you earn, once you become rich, mahirapan ka na kung maging mahirap. Kasi pag ang mayaman na lugi, irerescue yan ng gobyerno na hindi malugi. Bakit? Kasi sila yung nagbibigay ng trabaho. Pagka nalugi sila, nagsara sila, ang daming mawala ng trabaho, bababa yung ekonomiya. Okay, naintindihan na natin bakit hindi dapat malugi ang ano. Kasi history ng Amerika, mga dati, ang mga bankers ang nagre-rescue sa government. Pero ngayon, nagre-rescue ang government, nagre-rescue sa mga negosyante. Okay, so, pero dati, grabe. Yung si Carnegie, yung nakita nyo sa Business Casual, panoorin nyo yun. Maganda, marami kayo matutunan. So, ang point ko lang is, we need to help the poor.
Okay, so we need to find ways to in helping the poor. Kami sa church namin, may libreng kape, may libreng pandesal pag Sunday or Saturday. So, we really want to reach out. Yun, tinayo ko yung foundation para makatulong, makapag-Bible study ako sa mga magulang, ganun. Okay, so dito sa lugar ko, hindi pa kami nakapag-start ng ganyan na ministry, but I'm also already thinking about it. Mamigay ng bigas, yan, from at least 10 people sa loob na isang buwan, mamigay kami ng tatao or something. Pero dun lang talaga sa mga hirap na hirap talaga. Ayaw namin na to get attention. We just want to simply help people. Okay, so, no need, so we just want to really practice itong ano na to. And in doing business, you can help more people. Talaga yung reality. Mas marami tayong matulungan. Okay, so all the best. Cheers. Bye-bye.